Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back po sa ating channel, Simply Tokis Vlog. Ang pag-uusapan natin mga kababayan ay ito pong dalawang powerful ladies, no, sa ating bansa. Ang tinutukoy po natin ay walang iba kundi si First Lady Liza Araneta Marcos at si VP Sara Duterte na siya ring current DepEd Secretary. So, uunahin po natin itong kay First Lady Liza Araneta Marcos. Kasi po dito sa ulat ng Politico News, very interesting ito, no? Parang ito yung mga nakainom yata ng mga Kool-Aid ni Lukalukang Maharlika. The Kool-Aid of, alam nyo na, bearing a false information. So dito po, no, unahin natin ito kasi dalawa po yung ulat tungkol kay First Lady, no. So may paglilinaw po dito ang ating First Lady kasi yung mga akusasyon sa kanya na siya daw po ang naggo-govern sa ating gobyerno at hindi po ang ating presidente Bongbong Marcos. So dito po, sabi ng Politico News, ultimate power broker. Alam nyo na ibig sabihin ng broker. Siya yung nakikipag-deal, siya yung nakikipag-usap. Ganun po ang trabaho ng mga broker. Liza Araneta Marcos spills real role in palace. O, ito daw po, isiniwalat na ng ating First Lady kung ano talaga ang role niya sa palasyo aside from being the First Lady. At kung saan she is being accused of nung luka-luka dyan sa LA na hindi naman si PBBM ang talagang nag-a-appoint, hindi siya yung nagdi-desisyon kundi itong si First Lady Liza Araneta at tinatawag pang smugs, di ba? Kabastusan po, no? Sana lang makarma itong luka-lukang nandyan sa LA. So ito po yung nilalaman ng balita, no? First Lady Liza Araneta Marcos has broken her silence on insinuation that she's the ultimate power broker and gatekeeper in the administration of her husband, President Ferdinand Marcos Jr., with key appointments reportedly passing through her. Oh, ayan po yung insinuation nung mga dati niyang kasama. At alam ko kilala nyo naman kung sino yung mga dating visible na visible doon sa campaign period at doon sa headquarters dyan po noon sa Pioneer Mandaluyong. Ngayon sila po yung mga the same people na binabalahura itong First Lady. The insinuation na siya ang power broker at nag-a-appoint ng mga appointee, yung mga gusto pong magpa-appoint. So ayan po, na nilinaw na. In an interview with Tatler Asia for its August 2023 issue, Marcos said she doesn't meddle in the way her husband leads the country. Oo nga naman. So kung makikialam siya, that will be against the ano, the affairs of the country and the constitution. Wala naman siyang role bilang isang government employee or official. Dahil wala namang in-specify ang constitution na trabaho niya. She is the First Lady. Ngayon, kung meron siyang mga charity, that so be it. Kung meron siyang foundation, so be it. Kung meron siyang special programs to augment the work of her husband, pwede yon. As long as it is on the framework of sa mga bylaws. No? Basta hindi makakasapaw sa trabaho ng asawa niya. Di po ba? Eh, ang dami naman diyang First Lady na maraming mga charitable program. May mga foundation sila. But appointing a specific person for a government post, hindi po ako maniwala. Unless there is a clear evidence na siya nga yan. Di po ba? Ito po sabi ng First Lady. Quote, Bonget will never meddle in my law firm and I don't get that involved with his world. But he does ask for my help to organize, to set up a system, and then I leave him to it. Oh, pwede
naman yun. Hindi naman siguro pinagbabawal ng Constitution na manghungi ka ng tulong sa iyong First Lady. What's her opinion? What's her take? Pero ang decision making nandun pa rin sa presidente. Pero ang insinuation nitong mga dati niyang kasamahan na ngayon ay anti-Marcos na po, eh siya yung presidente. Di po ba? Sabi ko sa inyo, unless these people show us a proof na siya nga yung nag-appoint, siya yung pumirma, then there is a problem with that. Pero hanggang ngayon, insinuation. Hanggang ngayon, naratiba. Eh bakit kung meron man silang clear evidence, bakit hindi na sila pumunta sa nararapat na kinaukulan para po maparusahan ng First Lady at pwedeng i-impeach ang Pangulo kung impeachable yan. Di po ba? Oh. The First Lady said she has never attended cabinet meetings over the past year that her husband has been president. That's him shining. So ano naman ang karapatan ng First Lady na umatin sa mga cabinet meeting? Unang-una, she's not a cabinet member. Di po ba? Oh. I-define nyo ano ang trabaho o role ng First Lady. Di po ba? Ano ba ang role ng First Lady? She's the wife of the President. To support her in personal matters. Sa mga events, maging ano, accommodating. But not on the decision making. The decision making probably on a personal interest nilang mag-asawa sa pamilya, but not in the interest of the government or national circumstances. Di po ba? Kasi mag-asawa kayo eh. Kailangan nyo nang mag-usap, maghingi o anong opinion mo dito, o di ba? But in respect for the national interest of the country, eh walang pakialam ang First Lady unless she was appointed as a cabinet member. Yun lang. Di po ba? Marcos, however, admitted that she did get very involved in her husband's presidential bid, sitting in meetings to strategize his campaign. Campaign period yan, di po ba? After seeing how devastated he was over the 2016 election, how could I not? Plus, how in the intervening years, it was like he was in the wilderness. Ooh, para palang natulala ang Pangulo nung natalo siya nung 2016. Naalala niyo yun yung talagang feeling mo yung nagawa ka ng malaking pagkakamali pero walang justice na nangyari sa'yo. Parang part of your soul left you kaya nakatulala ka lang ganun. In the wilderness daw eh. Kita niyo yung wilderness, mag-isa ka doon. Maski na magsisigaw ka, walang makarinig sa'yo. Para kang tulala doon, no? With his blessing, I was ready to play a significant role in the 2022 elections. So, tandaan nyo, 22 elections pa yon, hindi the current administration. Pero ang insinuation po nung mga dati niyang kasamahan na nakibeso-beso pa sa kanya, eh siya ang presidente. O, yun po, mga kababayan. So, dito, may isa pa. Ha? Ito pa. Sabi ng Politico News. Karugtong po ito. Nadala na. Here's why Liza Araneta Marcos stopped endorsing. Remember, appointing is different to endorsing anyone for government posts. Oh, ang endorsing, para ka lang nag-i-endorse ng product. Hindi ka nag-a-appoint. Iba po yun, di ba? First Lady Liza Araneta Marcos has taken a hands-off stance in the appointment of government officials after her efforts to help someone was broadcast online. Oh, ito daw po, dun sa patuloy na interview, Marcos said a person she knew well from the Bureau of Immigration sought her help to be moved to another division after her husband, PBBM, assumed office. Marcos said she asked the person to send a draft of recommendation letter for her to sign. To her shock and horror, the person posted the document on Facebook soon after. O, tignan nyo ang kahayupan. Para pong na-set up ang First Lady dito. At maybe, nagamit ito noong mga destabilizer at mga galit sa kanya na ito ang patunay na si Liza Araneta Marcos ang nag-a-appoint. O, di po ba? And the question is that an official
paper, yung may logo ng Malacanang? Di po ba? Oh. Quote, I recall sending him the signed letter around 3 p.m. and by 5 p.m. that day, he had posted the signed letter on his Facebook page. An hour later, I received dozens of messages including a screenshot of my signed letter asking if it was genuine. Yikes! So I told myself, that's a lesson learned and I'd not endorse anyone since then. Oh, ayan. Marcos said she's now preoccupied with her advocacies in education, health and governance as well as Malacanang's upkeep. The state of the halls and holding rooms, the kitchens, that's my jurisdiction. Correct. Motherling na motherling. No, keeping the house clean and pre-op yung mga dust and mites. What I'm more than ready to take over, much as any wife will do for her husband. Correct. Di po ba? Oh. Ngayon, sasabihin ng iba, hindi appointment yun. Nakita nyo. Kung ayaw pa rin yung maniwala sa mismong bibig na ng First Lady. Pero sa, I doubt it. Itong mga naysayers, itong mga talagang binabalahura siya, tulad nung nandito sa LA na luka-luka, na ibang klaseng lemonade po ang timpla niyan. Kasi ang lakas ng hawa eh. Ang daming naniwala dahil uminom ng lemonade nito. O, ayan po ah. Sabi niya, endorse, hindi appoint. Pero ginamit po yun para po siraan ang First Lady. Uulitin ko, ako, hindi ako maniniwala sa pinagsasabi nitong mga destabilizer saka mga galit sa kanila. Kasi hindi po ito napagbigyan tong mga to. Isa lang yan. Parang ayan po yung in love na in love, no? Doon sa isang babae o lalaki. Pero hindi po siya tinanggap, binasted. So that's why, sa galit niya, revenge factor. Kaya yan, paninira na lang. Eh, wala nga silang mailabas eh. Ito, nilinaw na ng First Lady yung endorsement, hindi appointment. At gago din yung nanghingi ng endorsement at pinakalat pa sa media. Set up yon para sa akin. O, yan po, no, mga kababayan. At least nagsalita na ang First Lady Liza. Kung ano pa ang magiging naratiba ng mga uminom ng lemonade nung luka-luka, eh kayo na po ang bahalang mag-discern. Sa akin, hanggat walang mapakitang malinaw na ebidensya na si First Lady nga ang nag-appoint, no? Hindi po ako maniniwala. Kung meron man sila niyan, ipunta na po nila sa ombudsman o dun sa legislative para i-impeach ang presidente at ipakulong si First Lady dahil nakikialam siya meddling with the affairs of the president na kung saan walang binigay na trabaho sa kanya ang konstitusyon. Walang mandated task para sa First Lady. Kundi ano ang sabi niya? Busy siya sa pag-aalaga sa Malacanang. Parang isang ina na ang trabaho ay sa bahay, pangalagaan ang tahanan, no, ang kaayusan at mga anak. Para pagdating ng tatay galing trabaho, eh maaliwalas, hindi magulo, o di ba? Oh, next ang second power pool, no? Women in the land. No? Oh, gusto nyo, second naman talaga dahil BP siya eh. No? Hindi po natin dinidebase ang BP. Sinabi ko lang pong second kasi pangalawang topic natin siya. But I'm not debasing o binababa ang BP. Okay? Dito pa rin, the same news agency. Sara Duterte promotes reading tutoring program. Join us in a fight for our children. O ayan po, sa mga nagre-reklamo na sinasabi niyong mababa ang reading comprehension o learning comprehension ng ating mga kabataan, eto na po yun, no? Sa akin pong opinion. In partnership with DSWD, eto po yung kanilang programa, no? Ipapanood ko po sa inyo, sabay-sabay nating panoorin, ito pong ulat sa PTB4 tungkol po dito sa bagong programa ng ating BP at current DepEd Secretary Sara Duterte. Ito po mga kababayan, panoorin muna po natin ang 69 seconds ulat ng PTB. Formal na ang inilunsad ng Department of Social Welfare and Development sa pagkipagtulungan ng DepEd ang Tara Basa Tutoring Program. Mismong si DSWD Secretary Rex Cachalian at Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte ang nanguna sa isinagawang MOA signing sa Rizal High School sa Pasig City. Ang Tara Basa Tutoring Program ay isang
reformatted educational assistance ng DSWD, layo ng programa na matulungan at maalalayan patungo sa kolehiyo ang mga estudyante na mababa lang ang kita ng pamilya. Target din ng programa na matulungan ang non-reader at mga naapektuhan ng COVID-19 pandemic. Sabi ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, ang programa ay kontribusyon para mas mapaigting ang social protection programs para sa vulnerable sectors. Unang nilunsad ang tutoring program sa NCR, kabilang ang Caloocan, Valenzuela, Malabon, Navotas, Maynila, Mandaluyong, Makati, Pasay, Marikina, San Juan, Pasig, Taguig, Parañaque at Muntinlupa. So yan po no, mga kababayan. Yung Tara Basa Tutoring Program, no? Parang relaunch po 'yan ng DSWD program, no? So ang layunin po niyan is itap yung college students to tutor young learners on reading. So yan po isa sa mga programa ng DSWD at DepEd para po yung pino problema niyo, nirereklamo niyo na mababa ang antas ng pagbasa ng mga kabataan, mababa ang ating porsyento sa learning. Eto po. So, with the partnership of two agencies or department, no, itatap ng DSWD yung mga college students, no, na nandun sa mga mababang antas na yung gustong yung makakuha ng konting umento, no, para pantulong sa kanilang pangkolehiyo, na sila po ang mag-tutor sa ating mga kabataan na mapaunlad ang kanilang reading comprehension. Di po ba? Oh, ayan o. Tara Basa Tutoring Program, the project aims not only to provide financial support for college students staff as tutors, but also help hone the reading skills of grade 1 students from low-income families. The latest educational support project was launched at the Rizal High School in Pasig City on Wednesday. Yan. Sabi ni BP, we hope to see more and more Filipinos like you, Filipinos who also see that investing in our children is investing in the future. Inaasahan natin na maging daan ng programa upang makabuo tayo ng isang learning community kung saan nagtutulungan tayong lahat para maiangat ang antas ng kaalaman ng mga kabataan. O yan. Join us in a fight for our children, a fight for our future. Under the program, college students will get cash aid worth 500 pesos per day for 20 days to serve as tutors and youth development workers. Apart from tutoring young learners from low-income families, the college students will also be tapped to teach parents and guardians on affect parentage, child development, among others. According to the DSWD, the tutoring program will initially benefit more than 6,000 college students and over 63,000 grade 1 learners as well as parents and guardians. O, nakita nyo? Ang gandang programa niyan. Lalo na yung mga college students na talagang gustong kumita, no, ng pera. Biro nyo, 500 per day for 20 days. Magkano yan? O, kayo na po ang mag-compute. Baka magkamali tayo dito eh. Mga 10,000 pesos for 20 days? Pwede na po. No, tutor kayo. Yung tutoring, alam nyo na siguro yung sinasabi ko. Diba? At least ito, isa sa paraan para po ma-develop ang reading skills, comprehension skills ng mga bata sa mga first graders at ganun din po sa kanilang mga magulang at mga guardians. No? So, yan po, mga kababayan, magandang balita po yan na isa sa paraan ng DepEd para maiangat ang learning comprehension, reading comprehension ng ating mga first graders o mga sabihin yung grade schoolers sa tulong po ng mga college students. O, diba? Ang gandang programa. Kayo po, ano pong masasabi ninyo? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on our next videos. Bye-bye. God bless.